Nasaktan kami ni JR sa ginawa ni Ramon sa amin. Pero nasaktan din kami ni JR sa ginawa namin sa kanya. Nakala ko wala akong mararamdaman kahit anong pang mangyari kay Ramon. Pero mali pala ako. Sa kabila ng lahat, kapatid ko pa rin siya. Jer, hanggang kailan ito? Hanggang kailan tayo ganito? Baka simula pa lang natin ang buhay natin. Paano kung hindi ka nakaligtas doon? Ano na ako? Paano na kami na magiging anak mo? Jer, natatakot ako. Meron na bang report tungkol kay Ramon Lecumberri? Wala pa ho. Sir, narinig ko ho na kagabi daw ho maraming tama ng bala ang anak mo. Wala pa ho bang tawag mula sa mga ospital? Nakantabay nga ho ang kapulisan sa tawag ng hospital. Pero hanggang sa oras na ito, wala pa ho talaga. Nay, binili ko po ito para sa inyo, Nay. Oh. Nay, kain po tayo, Nay. Baka po pagod na pagod kayo, Nay. Ako po napapagod kayo, Nay. Wala ka talagang pagmamahal sa akin. Wala kang kwenta! Roger, sigurado ka ba kaya naman pumasok? Hindi ba may appointment tayo ngayon sa doktor? Kaya. O sige, basta bago ka umalis, kumain ka muna, ha? Sige. Tatawagin ko si nanay, ha? Ay, JR, umupo ka na dyan. Ako na. Kaya na ako, Milos. Ako na tatawag. Sige. Sumo to? Kamatis. Wala si Marlene sa kwarto niya eh. Hindi ba siya nagpaalam sa inyo?
Hindi eh. Ano no? Marlene? TV? Andito po ang ating kapamilyang si Marlene Junicio para manawagan. Sige ho, Aling Marlene. Kung sino man po ang nakakita o kumukupkup sa anak kong si Ramon Lecumberi, sana ho ipagbigay alam nyo lang sa numerong 442-4022. Kahit hindi nyo na ho sabihin sa akin kung nasan ang anak ko, malamang ko lang ho na buhay siya, sapat na po sa akin. Ramon, anak, nung napapanood mo ako, maawa pa naman sa akin. Mamamatay na ako sa pag-aalala sa'yo. Anak, mahal na mahal kita. That's so typical of her. Napaka-melodramatic. Alam mo, Dave, yung nanay Marlene mo, saksakan ng baduy.